So what's up sa inyo mga kaloko? So nagbabalik na naman tayo para alamin yung mga dapat mong malaman dito sa Mobile Legends. Mga katotohanang dapat mong malaman. Real facts na ngayon mo lang malalaman na almost 60% ng mga ML players hindi pa alam ito. Katulad na lang ng dalawang hero na kinansel, dating fighter na ginawang pure tank, kauna-unahang support hero, Barats at Popol, magkapatid. Ilan lang yan sa alamin natin sa video na ito. Kaya bago natin simulan ng video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, isubscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganon. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Number 10. Alam mo bang dating fighter itong si Lolita? Bago nga ma-release dito sa Mobile Legends itong si Lolita, ay nagkaroon siya dito ng mga hero survey na kagaya ng mga ito, no? Ito yung unang disenyo nga ni Lolita bago ma-release dito. Nagkaroon nga nito, itong first nito, na which is hawig dito sa isang skin dito ni Lolita. At itong second na medyo parang icy ang dating, malamig-lamig dito, parang pares na naman dito may maso, kagaya ng una. At syempre yung last na medyo may robot, may pagka-robot yung kanyang kamay. Ito, no? So ito yung mga pinagpipilian na isa sa mga magiging disenyo dito ni Lolita. Na noon nga mga kaloko ay balak ni Munton na gawing fighter ito. Nagkaroon nga siya dito ng pahayag. Inilapas niya nga ito sa official page niya noong September 26, 2016. Na binanggit niya nga dito na maglalabas siya dito ng female fighter. Na walang iba kundi itong si Lolita. Na syempre sa paglipas na rin ng panahon, nakita nila na pwede palang support itong si Lolita. Kaya naman naging support tank ito. Number 9, ang tatlong hero na ilalabas sana pero hindi na inilabas nung dumating si Granger. Kilalanin natin dito mga kaloko yung tatlong musikerong hero na ito na hindi na inilabas talaga. Ito yung una, ayan. Meron nga siya ditong hawak na violin, maliit na violin yan, no? Halos ganun yung concept nila, gumagamit sila dito ng iba't ibang klase dito ng violin. Na dito nga ipare-pare sila dito musikero. Nakagaya nga ni Granger, meron din siya dito maliit na violin na nasa kanyang case dito, nabuhat-buhat niya. Na kapag ginamit niya nga dito ang ultimate niya ay nagpapasabog talaga. Itong tatlong hero na ito mga kaloko ay biglaan na nga lang tinanggal ito mula na ma-discover nila na mas maganda dito yung disenyo dito ni Granger. Kaya naman hindi na nila itinuloy yung pagde-develop sa mga hero sa ito at inilabas na nga itong si Granger. Na isa nga rin musikero, ito nga yung mga kasabayan niya. Number 8, ang pinakaunang support. Kilalanin natin dito ang pinakaunang support na walang iba kundi si Rafaela. Noong September 17, 2016, inannounce na nga dito ni Mobile Legends na magkakaroon nga ng isang female support na walang iba kundi itong si Rafaela. Na dito ay ipinakilala niya na rin na si Rafaela ay magiging isang ganap na healer dito. Na noon nga ay nagkaroon ng mga hero combo, isa nga si Rafaela sa mga pwedeng i-combo dito na pwedeng gamitin si Zilong tapos si Rafaela. Na si Rafaela na nga bahala dito magbigay ng additional na damage sa kalaban habang hini-heal niya dito si Zilong. Habang si Zilong naman ay binabawasan niya na matindi itong kalaban. Na syempre sa paglaon ng panahon, dumating na rin itong si Minator na which is support tank din. Na nagkaroon nga dito ng mga animation na pinagpapares nga rin itong si Minator at si Rafaela. Para daw sila ditong couples kasi halos may pares sila ditong skill na kaya mag-heal ng mga teammates niya bukod sa sarili niya. Number 7, ML, hindi pa pwede sa iPhone? Sumikat nga itong Mobile Legends lang sa Android. Nakalauna na nga ay dinevelop na nga ang ML para malaro na rin sa mga iOS. Kaya noong November 9, 2016, masayang inanon siya dito ni Mobile Legends sa kanyang official Facebook page na ilalabas na nga ang Mobile Legends sa iOS. Kaya sa mga panahon na yun ay marami na rin mga players ang natuwa at ininstall na rin nila sa kanilang phone ang larong Mobile Legends. Number 6, bakit sumikat ang Mobile Legends sa Pilipinas? Isa sa mga naging dahilan dito mga kaloko ang official na pag-release ng isang hero dito sa Mobile Legends na walang iba kundi si Lapu-Lapu, na which is isa sa mga bayani dito sa Pilipinas ayon sa libro. Na noong May 16, 2017, dito na nga ipinakita ni Mobile Legends ang unang disenyo dito ni Lapu-Lapu. Nagkaroon na nga siya dito, eto mga kaloko yung kanyang ipinakita dito, yung mga armas, yung kanyang buhok, mga tattoo. Lahat-lahat ng mga disenyo na makikita natin kay Lapu-Lapu ay ipinakita niya na dito. Yan, no? Yung kanyang espada dito may mga pagpipilian, no? So para siya dito, actually parang ang ganda ng una, no? Tapos medyo nag-crack, tapos nagbuo, okay, baka yung parang animation siguro niya dito o pinagpipilian nila ito, no? Tapos dito naman ipinakita na rin na pwede niyang hatiin yung kanyang malaking espada na yon, nabubuo na ganun, no? Tapos syempre yung buhok niya ipinakita na rin, tapos nagkaroon din ng counting history dito na parang samaktan ito. Na dito nga makikita na rin natin ang kanyang disenyo at kasuotan na hinango nga ito sa isang, yon, no? Nilagay na rin dito yung
Alligator o buhaya ba yan? Basta buhaya yon, Brad. Hindi lang naman ito yung naging dahilan kung bakit sumikat ang Mobile Legends dito sa Pilipinas. Isa rin na naging dahilan ay dahil nga sa portable itong Mobile Legends. Na hindi mo na talaga kailangan pupunta sa computer shop para makapaglaro ng Mobile Legends. Kailangan mo lang dito ng cellphone mo. Na syempre alam nyo naman mga kabataan ngayon, na kapag katapos ang klase, diretso agad sa computer shop, nag-uunahan pa kung anong number nila eh. Ako sa number 5! Na madalas ka, ginagabi sila. Tapos palusot nila kung wari research. Number 5! Alam mo ba na tinutulungan ni Munton ni Mobile Legends sa mga YouTubers? Nagkaroon nga dito si Mobile Legends ng isang programa na tutulungan niya yung mga YouTubers. Na syempre, ipopromote niya na rin daw ito sa kanyang page. Ito yung kanyang pahayag dito, no? Una kasing lumago sa YouTube yung live streaming, no? Nasa panahon natin ngayon, sa Facebook na lumalago yung live streaming, no? Madalas na rin tayo makakita ng mga streamer sa Facebook na lang, Brad. Sa pamamagitan ng programa ng ito ay hinihikayat nga ni Munton na lalong dumami yung mga YouTubers na gusto mag-content ng Mobile Legends. Nasa paraan nga na iyon, ay lalo pang maingganyo yung mga tao na maglaro ng Mobile Legends. Napro-promote kasi nila itong Mobile Legends, Brad. Na ngayon nga, hindi na rin natin mabilang yung mga YouTubers na nag-ML content. Yung sumikat dahil nga sa ML. Number 4, Console Hero. Kung familiar kayo sa pangalang Eaglet, ito nga mga kaloko, no? Isang hero na ilalabas sana, nagkaroon nga dito ng design na hindi official na lumabas kay Mobile Legends. Mga graphic designer ang gumawa na ito. Na dito sa hero na ito ay ilalabas sana ito mga kaloko, no? Kaso habang nire-review yung skills niya dito, may kaparehas, no? Kagaya na lamang ng kanyang first skill. Itong first skill niya mapapansin natin, dalawa lang siya dito. Kasi halos parehas ito sa second skill dito ni Hayabusa. Yung kaya niyang magkaroon dito ng apat na pwede niyang puntahan yung mga shadows niya. Nas dito same true din, kaso ang nangyayari lang dito mga kaloko, pag ginamit niya yun, magiging dalawa siya. Na parang ganyan, na pwede nga siya din itong lumipad dun sa isa, na which is itong clone niya na blue. At pwede rin siya ditong bumalik dito sa isa. Na halos parehas lang dito sa mga skills dito ni Claude, ni Harley, Kagura, Alice at iba pa, no? Nasa hero na ito mga kaloko, kapag ginamit daw nito ang kanyang second skill ay magiging ganito rin mga kaloko, no? So magkakas siya ng ganyan, na parang pa-X. Na syempre kapag umatake yan, magkakaroon ng ganyan, no? Ayan, no? Makikita natin dito na magiging apat siya, na parang susugurin niya kung sino man yung nasa gitna. So dapat nga malapit yung kalaban kapag gagawin niya ito. Na dito mapapansin niyo na rin, naisip niyo na rin na halos parehas nga dito sa ultimate dito ni Min Sitar, na meron din siyang apat na tao, no, yung tumutusok pa gitna. Na halos ganun din yung concept dito ni Min Sitar. Siguro isa rin ito sa mga naging dahilan kung bakit hindi ito inilabas, no? Kasi 2019 ito mga kaloko, no? 2019 siya na graphic design, no? Na kapag ginamit niya rin ang ultimate niya, ito. Ayan, no? So, makikita natin dito para siyang may line na ganyan, no? Parang tumagos, tapos syempre, kaparehas nito dito yung first skill dito ni Lancelot. Na kapag may kalaban, pwedeng tumira doon at pwede mo ulit gamitin. Tapos mag-i-slide doon, tapos pwede mo ulit atakin yung isa pang kalaban, no? Yung skill na ipinakita natin dito ay halos parehas kasi ng mga skill dito ng mga heroes natin. Unang-una, si Hayabusa. Pangalawa, si Min Sitar. At syempre, itong pangatlo, si Lancelot, no? Kaya naman siguro, isa rin dito sa mga dahilan kung bakit hindi na i-release itong hero na ito, no? Number 3, hero na ilalabas sana pero inalis. Kilalanin natin dito si Hang Tua. Heto nga mga kaloko yung hero serving dito ni Hang Tua na hindi pa natin na ipapakita noon. Na ito nga si Hang Tua, kung papansin natin dito, para siya ditong, yan o, parang galing sa Indonesia. Na talagang ang hinango nga nito ni Munton para sa Indonesia, para bilang pasasalamat rin sa mga ML players doon. Na dito ay dinevelop niya ang isang hero na gumagamit nga ng isang dagger na pinangalan ng Hang Tua, na nagkaroon na nga dito ng final nagkaroon nga dito ng mga disenyo pa na ginawa ni Munton, kagaya na lamang dito, no? Ayan, no? Nagkaroon na nga siya dito ng graphic design. Na dito makikita na rin natin yung talagang itsura dito ni Hang Tua sa laro. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nagbago ang isip dito ni Munton na ilalabas niya na sana ang hero na ito, pero bigla siyang umurong. At kalauran nga ay inalis ang hero na ito. Bakit kaya? Ito yung mga nakuha nating sagot ayon sa mga taong taga Indonesia rin. Na itong hero na ito mga kaloko, ayaw daw ng mga Indonesia na magkaroon ito ng dagger o yung sandata niya dito. Kasi ngayon ginagamit itong sandata daw ng hero na ito ay wala daw sa kultura dito ng mga Indonesia. Na sinasabi rin ng mga ibang opinion din na ito daw ay nagmula sa kultura daw ng Malaysia. Na ayaw daw ng mga Indonesia na mahaluan ang kultura ng mga Malaysia, ang kanilang kultura. Kaya naman hindi sila pumayag na ilabas itong hero na ito. Siyempre hindi pa natin alam dito yung punot dulo na ito kung bakit nagkakaroon ng alitan itong dalawang ito, na bakit
market ayon ng mga Indonesia yung mga Malaysia. Na syempre yun yung mga nabasa natin sa mga komento, no? Na kung isa ka rin sa mga nakakalam kung bakit ano nga ba yung meron dito sa sandatang ito at bakit ayon ng mga Indonesia? I-comment mo lang yan below, mga Kaloko. Nang sa ganon, maliwanagan din tayo, no? Kasi hanggang ngayon, no, wala pa tayong mahanap na malinaw na sagot kung bakit nga ba. Pero syempre, marami pa rin sa mga Indonesian na gusto sanang ilabas itong hero na ito, no? Number 2, bansang maraming hero na hinango. Ang bansang ito, mga Kaloko, ay walang iba kundi ang Indonesia. Na kaya nga ginagawa ni Munto na maraming hero dito kasi maraming tao ang naglalaro dito ng Mobile Legends. Na karamihan nga sa mga players dito ni Mobile Legends ay galing mismo sa Indonesia. Na ibig sabihin lang nun, mga Kaloko, ay mas kumikita dito si Mobile Legends kay Indonesia. Kaya naman bilang pasasalamat ay naghahandog siya dito ng mga heroes, mga bagong heroes na galing sa lugar nila, na ihahango sa lugar nila. Kaya nang nailabas dito si Hang Tua, yung isang hero na gumagamit ng dagger na binanggit natin kanina, at nang hindi nila magustuhan ito ay sinabi nila kay Munton, at ayun, hindi na inilabas si Munton ito. Na syempre magaan nga yung loob niya sa kanila kasi kumikita siya doon, eh. Kaya naman kaya niyang isakripisyo yung isang hero para maging maayos siya yung relasyon nila. At syempre last but not the least, number 1, Popol and Barat, magkapatid nga ba? Kung papansinin kasi natin, mga Kaloko, dito sa kwento ni Popol, isa siya ditong parang pasaway na bata. At dito sa kwento rin ni Barats ay halos parehas din na sakit sa ulo din silang dalawa. Magkapatid nga ba sila? Kahit medyo magkahawig dito yung unang kwento nila, mga Kaloko, ay hindi nga sila dito magkapatid. Na dito nga kaya na-discover ni Popol itong si Kupa ay dahil na rin sa trahedyang na-trap siya sa isang lugar. Na nakilala niya nga dito si Kupa na naging alalay niya na rin. Na dito naman kay Barats, isa siyang suwain din mga pasaway na bata kagaya nitong si Popol na naglakbay at natrap sa isang disyerto at nakita niya isang lizard na kanyang sinamahan na rin. Nakalaunan nga ay unti-unti daw itong lumalaki. Na to the point ka, pwede na nga si Barats itong makasakay. Ayun, sa unang kwento nila ay halos hawig, no? Pareha sila ditong i-describe na pasaway silang dalawa dito. Na sa bandang huli ng kwento, medyo naiiba na rin. Pero halos may pagkakaparehas. At eto nga, mga Kaloko, yung mga dapat mong malaman dito sa Mobile Legends. Mga kaalaman na ngayon mo lang malalaman. At kung nagustuhan mo, mga Kaloko, ang video na ito, i-share mo na yung mga Kaloko. At sa mga hindi pa subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell na sa ganon, maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Salamat ulit sa panonood, mga Kaloko.